Hi guys, so yan pala yung buhay namin kapag umaga. So yun yung aking Tres Marias. Ito, nagmumuni-muni pa kami. So si Sabrina, meron siyang bed na ganun para iwas sa daganan. So yan, diyan ko lang siya linipat kasi gising na ako. So yan, binubuksan ko lang tong TV para manood sila at Sydney. So yun yung tatlo kong Tres Marias. Si Daddy nasa work na, alas 5 pa lang, gising na tayo. So ngayon, syempre manalangin muna tayo bago simulan ang mga gawain bahay para i-guide tayo ng Panginoon, lalo na ako, mag-isa lang ako at tatlo tong aking alagain, tapos newborn pa yung isa. Importante na pagising natin talaga is bago ang lahat ay manalangin para lahat ng bagay na gagawin natin maging successful. So ayan na, ginagalaw na yung camera ko ng bata, so ipapadedi muna natin si baby bago tayo tumayo para manahimik siya. Tapos yun yung dalawa, bibigyan ko muna sila ng jacket kasi dos lang yung temperatura ngayon, malamig. Tapos tinanong ko sila, sabi ko ano bang gusto nilang breakfast, sabi nila bread. So yun yung dalawang makulit. Ako, ire-ready ko lang yung bread nila. Yan, sinusuot ko muna pala yung kanilang jacket. Si Sydney, tapos kay Chanel. Yan yung buhay natin guys dito sa New Zealand. It's not easy but happy naman kasi pasalamat tayo, may anak tayo, diba? So, ganyan talaga kasi wala akong kasama kaya tiis-tiis. Naghintay ako ng mainit na tubig para sa kape ko. Kuha tayo ng kutsara. Yan, tapos ilalabas ko rin yung asukal, kape, tsaka yung Coffee Mate. So, yan pala yung Coffee Mate dito. Then, lalabas ko yung bread. Toast bread lang yung gusto nila. Tapos, si Chanel naman gusto niya merong yung chocolate na peeling. Tapos, ito toast ko lang to for 1 minute kasi ayaw nila yung masyadong tostado. Yan, yan na yung dalawa. Si Chanel, gutom na daw. Gutom na daw, kaya aligagana siya. So, ito na. Che-check natin kung ready na ba. Pasensya na kayo sa bahay na medyo makal. So, pinasok ko muna yung kape. Then, ipapalo na rin natin yung kanilang toast bread. So, ayan na. Kuhanin ko na yung toast bread. Pasensya na kayo. Napakakalat ng bahay namin. Thankful naman ako kay Daddy sa pag-aalaga niya sa amin sa loob ng 2 weeks. Pero, iba pa rin talaga kapag yung babae yung kumilos sa kusina. Diyos ko po. Ang daming kalat. So, ayan, i-ready na yung kanyang toast. O, ilalagay na natin sa loob. Mamaya, pagkatapos kong magkape, maglilinis na tayo. Kasi parating pa man din yung midwife ko maya-maya. O, ayan, ang dami ko ring sampayin, guys. Ang dami kong ano, 2 PM, I mean. So, ayan na yung si baby. O, ayan, pangawa-ngawa na naman. Ayaw niyang pabitaw. So, yung dalawa nag-aalmusal na. So, ayan yung isa, habang tulog. Ayan, umiyak na naman. Kinuha ko siya. Then, tinuturo siya ni Chanel. Umiiyak daw siya. Pero, hinayaan ko muna umaga naman para makakagawa ko ng gawain bahay. Ang gising na naman siya. Gising, tulog. Pabaano lang yung routine niya. Tulog ng konti. Tapos, gising na naman. So, tapos na tayo magkape. Dito naman tayo sa kusina. Ayan, makikita nyo, nalinis ko na guys, vacuum na lang ako, lang maya maya babacuum ko. So yun, nalinis ko na rin yung sa loob ng fridge, na organize natin ng konti. Nalinis ko na rin yung microwave na kanina nanggigitata sa dumi. So babacuum ko na lang yung floor guys. Yan, yan na yung dalawa, behave sila. Tapos yun, gutom na daw sila, pinapakain ko na sila. Habang pinapakain ko, umiyak pa tong isa, kaya linagay ko muna sa rocker. Irina-rocker ko siya habang magpapasubang. Multitasking na tayo guys, thanks God that ginagabayan niya tayo. Ayan, sinusubuan ko tong dalawa habang yung isa inihili ko do sa rocker. Ayan, oh, ayan siya, yung pa ako yung pinangaano ko para nag-rocker yung kanyang ano ba tawag dito, bassinet ba to. Ayan, ayan yung dalawa, oh, nakapantulog pa sila, hindi ko pa sila nabihisan. Salamat.